Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Limampung araw na pagkatapos ng Paskwa. 50 na pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. 40 na natili si Jesus kasama ng kanyang mga alagad pagkatapos ng pagkabuhay niya at siya'y umakyat sa langit. 10 pa nag-antay ang mga alagad at sa wakas, sa kapista ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad habang sila'y sama-samang nagdarasal. Ang Pentecostes ay isang dakilang kapista ng mga Hudyo. Kaya maraming mga pilgrims ang nasa Jerusalem sa araw na iyon. Pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pagbibigay ng batas kay Moises sa bundok ng Sinai. Bago bumaba ang Espiritu Santo, ang mga alagad ay hindi kilala ng mundo. Sila ay sama-sama lang, ngunit nakatago. Siguro takot. Siguro hindi alam ang gagawin. Siguro nahihiya. Pero pagbaba ng Espiritu Santo, lumabas na ang mga apostol. Nagsimula ng magpahayag tungkol kay Kristo at sa lahat. Nakilala na sila. Kaya masasabi nating ang Pentecostes ang naging birthday ng simbahan. Bago isilang ang bata, may buhay na siya. Pero nakatago siya, siya ng kanyang nanay. Nung siya'y isinilang, nakilala na siya ng mundo. Ganon din ang simbahan. Noon pa, buhay na ang simbahan. Namatay na si Jesus para sa kanila. Nagkakaisa na sila. Pero sa araw ng Pentecostes, tsaka naging hayag ang simbahan sa lahat. Ang nagbigay ng lakas at sigla sa simbahan ay ang Espiritu Santo na bumaba sa kanila sa anyo ng malakas na hangin at ng dilang apoy. Ano ba ang papel ng Espiritu Santo? Sabi ni Pablo na napakahalagang Espiritu Santo na kung wala siya, na hindi man natin makayang banggitin na si Jesus ay ang Panginoon. Siya ang lakas, ang liwanag at ang buhay ng simbahan. Ang lahat ng kakayahan at biyaya ay galing sa Espiritu Santo. May ihahambing natin ang Espiritu sa hininga. Wala tayong magagawa kung hindi tayo makakahinga. Hindi maigagalaw ang kamay, hindi makalalakad, makakaisip, makakapagsilita, kung wala tayong hininga. Kahit na ang simbahan ay may maraming bahagi, iisang katawan lang tayo kay Kristo. At ang iisang katawang ito ay pinapakilos ng banal na Espiritu.
kaya inihahambing ni Pablo ang simbahan sa isang katawan. Binubuo ang katawan ng iba't ibang bahagi. Paa, ulo, puso, mata, kamay, pero iisang katawan lang. Ganun din ang simbahan. Mayroon tayong madre, musicians, readers, obispo, missionaries, pero isang simbahan pa rin. Iba't ibang uri ng tao. Itim, puti, mayaman, alipin, Griego, pero parehong binyag at parehong mga sakramento ang ibinigay sa atin. Iba-iba, pero iisa. Ang Pentecostes ay dakilang kapistahan ng Espiritu Santo. Natanggap natin ang banal na Espiritu Santo nung tayo bininyagan at kinumpilan. Hindi natin siya gaanong napapansin, pero napakahalaga niya. Tulad nga ng ating hininga. Bihira natin itong mapansin, pero napakahalaga ito sa ating buhay. Ngayong araw, nagtatapos ang mga espesyal na mga araw ng Kwaresma at ng Easter time. Bukas, magsisimula na ang ordinary time, ordinaryong panahon ng taon. Sa ordinaryong panahon natin, isinasabuhay ang mga inailaan natin sa mga special times ng Lent at Easter. Ang pangkaraniwang panahon na ito'y ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at maging malapit sa Kanya, day by day, araw-araw. Ito po ang unang pagbasa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.